Sophie, how are you? Very good. What is your favorite color? Your favorite color? Yellow. Very good. Good morning. Good morning, po. Good morning, po. How are you guys? Happy are you guys? Magandang araw po sa inyo mga amigo. Kumusta po ang buhay ng bawat isa? Andito po ako at inaasikaso ko si Kian dahil siya ipapasok. So ngayon kasi may pasok pa si Lenlen, may pasok pa si Kylie. At ako muna ang bahala kay Kian. Medyo napansin ko kasi nung time na nasa abroad ka kasi medyo malayo yung loob mo sa ang mga anak mo, lalo-lalo na dito hindi sumasama sa akin. So ito yung time para ako naghahatid kay Kylie. Kay Kian. Tapos si Lenlen naman kay Kylie na. Siya na bahala doon. No, ako mag-aattend. Saan tayo pupunta? Oh. 7. Saan tayo pupunta? 7-Eleven. Ano bibili sa 7-Eleven? Baon at ni Sophie. Yeah. Baon doon ni at Sophie. Ayun pa mga amigo, ganun po. Ako mag-aattend kay Kian tsaka kay Sophie. Ako na bahala sa kanila. Tapos after noon, sama ko na si Chamame, magmamalengke kami. Ganun po. Para makita nyo rin yung ginagawa namin araw-araw. Busy. Pero masaya syempre dahil kasama natin ang ating pamilya. Gagayak lang ako at gagayak na pala ako, nakaligo na ako. Mukha lang hindi ako naligo. Bye-bye Choco! Bye-bye Choco! So ako po ay napakagaling mag-drive mga amigo. Kita nyo po. Gas-gas! Yan! Alilinis ang nasasakyan. Dumi na naman. Opo. O, tapos si Kuya Kian ay dito sa loob. Ay, asan yung gamit mo? Huh? Wait. O, di ba nakalimutan ko yung gamit ni Kian? Yung baon ang hindi ko nakalimutan. Kaya naiintindihan ko si Lenlen eh. Kaya napakahirap na dalawang anak tapos wala naman kami kasama sa bahay. So, ayun pa mga amigo. Paalis na po kami. Kian! Ah! Kian! Ah! Opo! Opa! Excited ka na ba? Opa! Saan tayo pupunta? 7-Eleven! Yeah. After 7-Eleven, saan pupunta? DM Medical Block. Ano? DM Medical. 7-Eleven, tapos mag-i-school? Hindi. Anong hindi mag-i-school? Punta tayo school, di ba? Iyak ako. Anong iyak ako? 7-Eleven, tapos school, tama? Bagot ako. Anong takot ako? 7-Eleven daw. Kasi mga amigo kahapon, umiyak. May bata umiyak, tapos umiyak na rin siya nang hinatid namin kasi iniiwan na namin si Kian tsaka si Sophie doon. Si Sophie syempre hindi umiyak sanay na yun. Pero si Kian, nung may umiyak, siya din natakot. So ayan po mga amigo, ihatid ko na ang dalawang batibot, pero nag-aaya si Kian 7-Eleven. Ito yung pangako ko sa kanya. So alam niyo, yung mga bata dapat huwag yung pinangangakuan pag hindi natutupad. Kaya si Kian kanina habang gumagayak, sabi ko, good boy ka, saan mo gusto pumunta? Sabi niya, binili lang daw siya ng pagkain sa 7-Eleven. Mm. Ayaw ba anak? Okay. Ano gusto? Dali, Kian. Sophie, keto kere. Ito ang baon mo sa ano pa? Chopi, keto kere, dime. Ano nga gusto mong, ikaw Chopi, kuhay to comida la klase, baon. Bayad. Oh, sige, bayad na kayo. Oh. Okay. Bigay mo kay kuya. Chopi, bigay mo kay kuya. Bigay mo kay kuya. Oh. Yan. Very good. Ayan. So 200 295 ang binili ng ganyang candy. Iba na pala magbaon ng mga bata ngayon mga amigo. Mahal na silang magbaon. O, repartir ha? Gracias, Tatay Raul. Ano na? Init daw. Aga, diretso na tayo sa school. Sophie, ligan na lang. Ayaw ko. School. Ayaw. Anong ayaw? Di ba sabi mo after na 7-Eleven pupunta tayo sa school? Ayaw. Anong ayaw? Siyempre... Alika na.
Punta tayo sa school na, hinahanap ka na ng ano? Hinahanap ka na ng teacher mo. Ayun na. Hindi pwedeng ayaw. Tapos pupunta tayo, magbibili tayo, punta tayo. After nito, pumunta tayo ng ibang lugar. Lilibo tayo, okay? Oh, very good. Saan mo gustong pumunta? SM daw! Ikaw, Sophie, saan mo gustong pumunta? Ha? Saan mo gustong pumunta? Doña tu karair. Después. Napakahirap pala maging ano. Ang hirap maging tatay. So, single dad for a day. Ayan. Diyan tayo sa school mo. Ayaw ni Kian. Hindi pwedeng ayaw. Kasi magag... Anong damo-damo? Init sa labas. Halika rito. Magagalit si teacher. Push natin. Ayun na. Good morning po. Good morning po, teacher. Pait. Ala pa po sila. Oo, ito na yung ano mo, gamit mo. Sa'yo mo, good morning, teacher Pait. Ito na po sila, ano. Medyo maaga kami. Late na pala. Late pa kami. Kasi nag-ano pa kami, may binili pa. Ayun ako, may pinaprepare si teacher Pait. Ayan, mainit na yun. Kaya na, iwan ka muna dito, ha? Naku, bago. Ano iwan? Hindi pwedeng hindi iwan. Ano si Teacher Pait, eh, makipaglaro ka kay Teacher Pait, eh, di ba? Iwan. Ano si Ate Sophie? Pagka bibili lang kami ng lunch. Tapos magbili. Oh, ano pala si Teacher? Si Teacher ano eh, kay eh, oh. Ah. Welcome po kayo sa ating tutorial class. Meron po ba kayong i-enroll? Ang aga nila, di ba? Alas 8 pa lang. Ang aga nila. Teacher, kayo okay lang ba ma-interview kayo kahit saglit lang? Ano ba? Ayun, yung kasi, yung kahapon na tinanong ko. Yung ano, kumusta po yung sa pag-aaral ng mga bata? Parang binoyce mail po lang. Oo, binoyce mail nyo lang po kasi. Gusto ko po kasi marinig sa boses nyo talaga. Kung ano po yung about sa mga bata. Pero ang ganda na sinabi nyo eh. Gusto ko lang malaman ng mga viewers natin kung ano po yung sinabi nyo. Kasi tinagtanong po ako kahapon kay Teacher Kay. Sabi ko, Teacher Kay, kamusta yung pag-aaral ng mga bata? Ano masasabi mo? Tapos nag-voice message siya. Ang haba ng voice message niya. Kasi nag-online class ako ng time na yun. Sabi ko, ang hirap mag-time. Ah, apa. So, sabi ko, yung 5 minutes na ano ko na bakante ko. Oo. I-voice message yun. Oo, ang bilis nga mag-salita ang Teacher Kay. Kasi 5 minutes lang yung break ko. Ah, may ba? Oo. So, ano, meron ako mga ilang video clips na nakasave eh. Actually, sila yung first lesson at yung second lesson nila na ma-master na nila. Apo. Tapos, dahil may mga kahilo-kilo sila para dito, apo. They can communicate natin kahit na... Si Sophie kasi ang hila ng boses eh, pero apo. Ano siya, mas madali siyang... Matuto talaga, maka-adapt talaga. Kasi sila, kung hindi pa lang yung vocabulary na alam nila. Apo. Pero pag Ito nga po kahapon, yun po sabi nyo kahapon na sabi nyo marami na silang vocabulary na alam. Tinanong ko sila yung mga itinuro, yung mga sinabi mo, tinanong ko sa kanila, nasagot na yun. Hindi nila nakakalimutan eh. Kasi po, yun na namin yung mga vocabularies. Oo. Kasi pag naiipon na namin, malawak na yung vocabularies Apo. Nila, mas madali silang makapag-compose ng sentence. Actually, ano po, nung nag-aral po ako ng Korean language, yan po ang sabi ng teacher namin. Sabi ng teacher namin sa Korean language, kailangan marami kayong matutunan ng vocabulary para mas madali na. Kasi madali na yung halimbawa yung M, is, gano'n. Madali na yun eh. Eventually po, maaano nila yun, maa-adapt na. Maa-adapt na nila. Kagaya rin po sa English, di ba? Bakit limited yung pagsasalita natin ng English? Kasi konti yung vocabulary sa atin. Pero pag marami tayong ibang vocabulary, mas madali para sa atin na makapagsalita ng English. Apo. Parang minsan limited yung ano natin, diba? Ay, kaya. Kasi hindi natin alam yung anong ibig sabihin. Apo. Pero pag marami tayong alam na vocabulary, mas madali. Pero so far po, kamusta po yung mga Aprikano na to? Ano po, kung meron po dun sa ulo na nangangapa. Nangangapa, kasi inuwala talaga. Zero na pag nagsalita kami, nakaganon lang sila sa amin. Apo. So ngayon may mga response na sila. Meron na. Lalo yung mga malalaki, kasi parang naging palagay na yung loob nila. So, hindi na sila nahihiya na kahit mali yung English yung sasabihin nila. Hindi na sila nahihiya, so i-correct na lang namin yun. Apo. Sabihin naging palagay na yung loob nila. Kasi pag yung after yung session namin dun sa malalaki,
ano, hinahaluan namin ng mga games nila, yung mga interact. Eh kasi ano po, kahapon po mahaba yung oras nila, no? 2:30 to 5. Pag medyo nag-iinip na sila, tayo, meron kami activities. Apo. For vocabularies na kailangan mo memorize. So, yung 3 hours na yan talagang sinusulit namin. Sulit na sulit, o nga po eh. Ano? Si Amir nga po pala. Wala ka po si Amir. Nako. Dito siya, pero late talaga. Late na. Napagalitan ko po, nagbubuko sa bukuhan. Sabi ko, nasa na naman siya. Lagi na nawawala yun. Oo, si lagi nawawala si Amir. Actually, ano naman sila yet, nakikita ko naman na interesado sila mag-aral talaga. Kasi sabi ko sa kanila, in-explain ko sa kanila, kung pumunta kayo dito para mag-aral, hindi laging para pumasyal. Kasi ang goal nyo ay makapag-aral. At yun ang sabi ng nanay. Kasi nga, di ba, iba yung bansa nila. So, kanina kausap ko sila, Teacher K, sabi ko, anong gustong language na matutunan nyo? Sabi niya, gusto nilang English lang. English po talaga. Oo, sabi niya, English daw. Nagbibigay kami ng mga Tagalog or mga Pilipino vocabularies, pero minimal lang. Minimal, oo. Pero nakakatuwa po pagka kinakausap ko sila. Like, sabi ko, ano English ng ganito? Ano English ng ganito? I-Spanish ko. Nasasagot na naman ng English. Lalo na sa pag-vocabulary, madali. Para sa kanila. Tsaka po, pag halimbawa, pinanong namin sila, what's your favorite color? Kunyari, sabihin niya, yellow. No, my favorite color is yellow. Is that complete? Complete. Kasi masyadong pag, what's your favorite color? My favorite apple. Para masabi yung sila sa laging kompleto. So far po, parang okay naman eh, no? Opo. Talagang yung ako-compare po namin sila dun sa first day nila, sa ngayon, mas malawang na po yung vocabulary. Mm-hmm. So yan po eh, process kasi talaga. Oo, may process kasi yan eh. Hindi naman kasi... Actually, yung mga tinuturuan ko nga pang Chinese students, 25 minutes lang po yun eh. Oo. Ang lesson po naman every 25, isang topic, 25 minutes lang po yun. Apo. Pero nararapan namin siya lahat. May mga students ako na kinder. Ngayon, grade 4, grade 5 na sa akin pa rin sila. Ah, ganun po. Mas okay po kasi pagka face-to-face kesa online. Kasi lang ako, online pa po eh, di ba? Pero mas prepare namin talaga yung ganito, yung face-to-face. Kasi, online, limited yung kilos namin. So, yun lang, nakaharap lang kami. Malis pa yung mata, mahahabol pa namin yun. Eh, pagka face-to-face. Nakagawa kami ng mga activities. Pero si Kian po, hindi na umiyak? Si Kian, kahapon umiyak na siya. Uh-huh. Pero nung ano na, huminto na din. Kasama po talaga yung sa paglaki. Kasama nga po, yan nga po iniiwanan namin. Eh si CJ nga po, ayan po, parang binago ko. Umiyak na naman si CJ. Mami, sa una lang po, diba? Lumabas po ba yung hindi na po? Wala na siya magagawa pag lumabas na eh. Eh sabi nga niya, pupunta rin siya sa 7-Eleven. Tapos sabi ko, after ng 7-Eleven sa tayo pupunta, sabi ko, papasok tayo sa school. Sabi niya, ayaw daw yung school. Sa una lang yun. Oo, sa next una. Next time, ayaw mo nang umuwi. Ayaw mo nang umuwi, baka dito ka na magtira. Pag sinusunto ka na ni daddy mo, sabihin mo, ayaw mo. Oo. Magpiplay kasi kayo dito. Ayun na, magpiplay kayo. Ayun, magpiplay kayo. Nagpiprepare si teacher. Ano kaya yun? Ako. O, mamaya daw maglalaro kayo eh. Oh. Ay, sasali yata ako doon. Ano ko sasali si teacher? Sali din yata si teacher ko eh. Si, si Sophie po siya. Halimito na. Sophie! Ako yung Sophie. Oh, di ba? Marunong na. Good morning! Dati pag... Ah, di ba nakatulala lang dati? Oo. Oh. Tsaka ano, basta nilaloko ko nga si ano eh, si Vivian kahapon eh. Sabi kong gano'n sa kanya, mas magaling pagtong. Kasi parang yung pag mga lalaking gano'n, yung mga typical na mga bulak-bulak. Bulak-bulak niya eh. Typical na gano'n. Actually, gusto, yung mga malalaki na yun, gusto lang talaga, magpasyal-pasyal. Sabi kong gano'n kay Vivian. Sabi ko si, si Sophie, ang bilis maka-pick up. Nahihiya-hiya siyang gano'n. Nahihiya. Pero na-enjoy nila kasi may mga kalaro kami pagkakas. Iiwan na kita ha, dyan ka na muna. Hindi, ang gagawin natin, Kian, bibili muna ako ng food kasi magla-lunch. Yung mami mo, tsaka si Ate Kylie mo, ay nasa school. Wala tayong ulam. Saglit na ako para makapaglaro kayo. Ito, magagalit si kuya. Sige na, babay na ha. Ganun din naman tayo, pagkayarin nun ano tayo. Hindi, kasi si Ate Kylie mo, kawawa naman, walang food. Walang food.
Ayun si Ate Sophie, laro na kayo ni Sophie. Dali. Yung materials po talaga kayo gumagawa. Nakita ko nga po eh, yung materials nyo, meron pang Spanish na salita. Kasi nakita ko po, pagka hindi po kasi nakalagay sa Spanish, hindi nila din maiintindihan. Kaya from Spanish to English. Kasi ibalik din po ang lalaking pictures. Oo, lalaking pictures. Tapos meron talaga kayong ano, yung may mga figure, like yung sun, yung baso, plato. So alam na nila pagka ano. Piling ko nga po teacher, ano, parang gusto ko na rin pumasok ng ano, mag-English ako dito. Parang gusto ko na rin magtuto ng ano, ng verb. Kasi yung teacher ko ng high school, parang ano eh, parang lagi akong absent. Parang gusto ko magpa-tutor na rin ng English. Kasalanan po kasi ni Chamerce, yung nanay ko po yan, eh, lagi akong pinapalo. Hindi, joke lang po. Babay na kaya na. See you later. Ani sa ti Sophie? Oh. Ayaw! Ayaw! Ah, di ba sabi mo kanina sa akin, pumunta tayo ng 7-Eleven. Oh. Tapos pag kaya ng 7-Eleven, pag-school. After ng school, pupunta sa SM. Parang gusto mo yata 7-Eleven, SM lang. Paano naman yung school? Importante ang school. Oo, oh, iwan ka na din. Si Ate Kylie mo dati hindi umiiyak pag ganyan. Iwanan lang namin, bigyan namin yung bag, bahala na siya. Oh. No, this is... Ate Sophie, hindi umiiyak. Ate Sophie, no? No, no, yora, no. Oh, no, yora.